Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 13 linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, natatanging intensyon para sa pamilya ni Tita Esther Luansing Elepanyo, para sa lahat ng mga dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, at sa mga patuloy na ipinagdadasal nating kaluluwa ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, I'm here.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula doon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matutuloyan niya tuwing pupunta siya rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik sa Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na ihinahanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kayang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Jesse, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin muli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na binyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya nang minsan para sa kasalanan at ang buhay niya para sa Diyos. Kaya't dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos na nakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. Ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ipagpaumanhin po ninyo na tayo ay nariritong lahat sa ating main church sapagkat kasalukuyan pong isinasaayos ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary. Inaanay na po ang malaking bahagi ng ating sanctuary at tayo po'y naglagay diyan sa harap ng Chapel of Reconciliation, ng screen at ng mga tent para naman makiisa ang mga taong hindi makalapit dito sa simbahan. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pakiramdaman niyo po ang inyong sarili. Kapag kayo'y may bisita, paano ninyo tinatanggap sa inyong bahay? Diga po tayong mga anak, tanyo, inyong obserbahan ang inyong mga magulang, lalo na inyong mga nanay. Pag may bisita, inilalabas ang mga bagong plato. Tapos pag kumakain kayo araw-araw, yung mga bingaw na plato ang ginagamit nyo. Diga, hindi nyo maintindihan. Inilalabas ang mga bagong kubrikama. Inilalagay ang mga bagong kurtina. Bakit? Dahil may bisita. Ganoon tumanggap ng bisita sa bahay ang mga Pilipino. At sa ating mga pagbasa ngayon, sa 13th linggo ng karaniwang panahon, binibigyang pakahulugan ang tamang pagtanggap sa mga bisita. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Mga Hari, napakaganda ng naging pagtanggap ng mag-asawa kay Eliseo sapagkat siya'y alagad ng Diyos. Ipinagtayo ng kwarto, niligyan ng lamesa, ng ilaw, upang siya'y may matuluyan kapag doon siya pumupunta sa kanilang lugar. Maayos na pagtanggap. Sa 2nd pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, bagamat pahiwatig ang sabi doon, sa pagtanggap natin kay Kristo, buhay si Kristo sa ating buhay. At sa mabuting balita, ang sabi nga doon, ang sino mang tumatanggap sa mga alagad, sa mga propeta, ay magkakamit ng gantimpalang ukol sa pagtanggap na ito. Ganoon tayo tumanggap ng bisita, at ganoon ang paalaala ng Aral Batanggenyo number 62, mapagtanggap sa panauhin at sa bisita ang mga Batanggenyo at tayong mga Pilipino. Kung gano'n na lamang ang pagtanggap natin sa bisita, bakit hindi natin maituring na bisita ang bawat taong nakakaharap natin? Tanyo, pagka tumatanggap kayo ng bisita, nilalabas nyo lahat. Pero pagka ang pupunta sa inyo'y kapitbahay ninyong chismosa, tanyo, ayaw nyong patuloyin. Bakit namimili tayo ng bisita? Kapag ang pupunta sa inyo ay mga sikat na tao, magtatanghalian si mayor, pupunta ang pari, maghahanda. Pero pagka ang pupunta sa iyo ay kamag-anak mo na alam mong mangungutang, ayaw mong papuntahin. Bakit ka namimili ng bisita? Bakit ka namimili ng patutuloyin sa iyong bahay? Si Jesus, lahat kay Jesus, tanggap niya. Makasalanan ka't hindi, tanggap ka niya. Welcome ka kay Jesus. Yun po ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Sapagkat ang pagtanggap natin sa tao ay hindi lamang pagtanggap natin sa ating mga bahay. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa tao, sila'y pinatutuloy mo hindi lamang sa iyong bahay, bagkus sila'y pinatutuloy mo sa iyong buhay. Mas malalim po ang buhay kaysa bahay at yun ang hamon sa atin. Kung para kay Jesus, tanggap niya tayong lahat, o ito na lamang ang patunay, dito ko'y pinipili ang kompleto, ang ngipin at hindi. Dige, hindi naman.
Sasabihin ka ng mga gwardiya namin sa inyo, "Ops, andan ho na kayo, kasi kalbo ho kayo, wala kayong buhok, bawal kayo dito." Hindi. Welcome lahat. Dahil welcome lahat kay Jesus. Tinatanong ba diyan sa gate, may kasalanan ka ba o wala? Wala namang nagtatanong na ganoon. Tinanong ba kayo kung kagabi ba'y nag-away kayo ng asawa mo o hindi? Ang nag-away kayo, siya bawal ka dito. Walang ganoon dito sa atin. Bakit? Dahil kay Jesus, tanggap tayong lahat. Maging ano ka man, maging sino ka man. Lagi ko nga pong sabi sa inyo, tanyo, baka ang iba sa inyo, galing sa malalayong lugar, ang balak na simbahan ay alas 7 o alas 5, ay dahil sa tagal mag-makeup ng iyong asawa yan, alas 9 nang inabot mo, daming-dami ng tao, sikip na, nag-away pa kayo ng umaga bago kayo umalis. Tinanong ba kayo ng Diyos kung kayo'y nag-away o hindi? Hindi. Bakit? Sapagkat kay Jesus, tanggap ka, maging sino ka man. Nasa mali kang relasyon ngayon, chismosa ka, magagalitin ka, tanggap ka ni Jesus. Pero ang tanong, tanggap mo ba ang iyong kapwa? Tumingin kayo dyan sa inyong katabi. Tingin kayo, huwag kayong mahiya. Yan, pagkatulog, inyong gisingin ng kaunti. Kaaga pa, tulog na eh. Kilala nyo ba lahat ang inyong katabi? Hindi. Diga? Eh, tinan nyo mamaya sa Peace Be With You, may patangu-tangu pa rin kayo, pangiti-ngiti kayo. Hindi nyo naman kilala yan? Ganoon tayo tumanggap ng tao. At yun ang dapat nating pinalalalim sa ating buhay. Huwag kang pumili ng tatanggapin. Sapagkat kay Jesus, tanggap ka niya maging ano ka man. Yun ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Sapagkat sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus, napakadaling sabihin, "Panginoon, mahal kita. Panginoon, iniibig kita, kaya po ako sumisimba, kaya po ako nagdadasal, kaya po ako maglilimos mamaya, sapagkat mahal kita." Ay baka ang inaasahan ninyo ay bababayan sa krus para sabihin sa iyong mahal din kita. Hindi yun mangyayari. Kung tayo sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus at tanggap niya tayo maging anuman tayo, kakaiba kapag ka nakipag-ugnayan si Jesus sa atin. Dahil wala ho kayong makikitang Kristo na naglalakad diyan sa lansangan o sa palengke, may buhat na krus para sabihin sa iyong, "Salamat, mahal mo ako." Walang ganoon. Ay paano ho, Father, makipag-ugnayan ng Diyos? Yun ang kakaiba sa pakikipag-ugnayan ng Diyos. Dahil kapag nakipag-ugnayan ang Diyos, magpapadala siya ng mga tao upang doon ka makipag-ugnayan. Kaya nung sinasabi mong, "Panginoon, mahal kita," ang ibibigay sa iyo ni Jesus, lasinggerong asawa. "Panginoon, mahal kita," ang ibibigay sa iyo ni Jesus, pasaway ng mga anak. "Panginoon, ako po'y nagdadasal, naglilimos, mahal po kita," ang ibibigay ni Jesus sa iyo, chismosang kapitbahay. Bakit? Sapagkat ang kabuuan at ang kalubusan ng ating pakikipag-ugnay kay Jesus ay kapag tinatanggap mo sa iyong buhay ang mga taong padala niya. Kaya minsan, ipagpasalamat mo ang iyong mga bungangerang asawa, sapagkat pagkakataon iyan para pahabain ang iyong pasensya. Ipagpasalamat mo ang iyong mga pasaway na anak, sapagkat pagkakataon iyan para palalimin ang iyong pagmamahal. Ipagpasalamat mo ang iyong mga kapitbahay na walang ginawa kundi ipagchismis ka, sapagkat pagkakataon mo iyon para subukan kung hanggang saan ang kabaitan mo. Ang mga bagay na ito'y pagkakataon upang patunayan mo kay Jesus na talagang tinatanggap at minamahal mo siya. Kaya nga po, diga, minsan kasi hindi natin napapansin. Tingnan ninyo, kayong mga magulang, pagod kayong magtrabaho,
Pag-uwi sa inyo, kayo pa ang magluluto. Ang inyong mga anak, umaga na kong umuwi. Nakakapaiyak minsan sa gabi. Eh bakit kinabukasan magtatrabaho ka uli? Alam niyo kung anong tawag doon? Yun ang pagmamahal. Yun ang pagtanggap sa taong padala ni Jesus. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, ligalig ng inyong inaalagaan. Sa gabi, mapapaiyak ka na lamang. Hirap na hirap mag-alaga. Pero bukas, bakit aalagaan mo uli? Yun ang pagmamahal. Yun ang pagtanggap sa mga padala ni Jesus. O marami sa inyo, sumweldo noong kamakaluwa, katapusan. Tinan nyo ngayon, ados pa lamang, wala na uli kayong kwarta. Nagbayad kayo ng utang. Gumastos kayo dito. Eh bakit patuloy kang magtatrabaho? Yun ang pagmamahal sa mga taong padala ni Jesus. At yun ang kabuuan kapag ka pinag-usapan natin ang pagtanggap, ang pag-welcome ng tao sa ating buhay. Tatanggapin natin lalo na yung mga hindi katanggap-tanggap. Yung mga mahirap mahalin, yun ang pagsumikapan ninyong mahalin. Madali gaho yun? Hindi. Father, mahirap po yun, talagang mahirap. Pero yun ang hamon ng pananampalataya. Yun ang hamon ni Jesus. Kaya nga po, bukod sa pagiging matanggap sa bisita, sabi rin ng Aral Batanggenyo number 56, hindi lamang matanggap sa bisita ang mga Pilipino, siya'y madamayin din sa pangangailangan ng kapwa. At yun ang hamon sa ating lahat. Sa gusto nating patunayang Panginoon, mahal kita, ang laging paanyayan ni Jesus, mahal mo ako, pilitin mong mahalin ang mga taong ipinadadala ko. Sapagkat iyon ang kabuuan ng buhay pagtanggap at buhay kabanalan. Tingnan niyo itong mga sakristan na ito, mga bago yan, sinasanay natin. Bakit natin isinasama sa misa kahit wala pang ginagawang paglilingkod? Sapagkat doon nasasanay na habang tinatanggap nila si Jesus, sila'y naglalaan ng oras sa paglilingkod sa simbahan. Yun ang tunay na paglilingkod. Yun ang tunay na pagtanggap sa Diyos. Kaya mga minamahal, ngayong linggong ito, hamon sa atin at hilingin ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Siyang tanging magkakaloob sa atin ng kababaang loob upang tanggapin ang mga taong nakapaligid sa atin. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang mababa at madamaying puso upang ang mga taong nasa aking paligid na iyong ipinadala ay aking mahalin, unawain, pag-ukulan ng pansin bilang patunay ng aking katuparan ng pangako at kagustuhan kong mahalin ka, tanggapin ka sa aking buhay, ikaw na nabubuhay sa aking kapwa. Tayo po'y magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Malugod tayong tinanggap ng Panginoon sa piging ng kanyang anak, ngunit marami pa siyang ibang regalong nakalaan para sa atin. Buong pananalig at kababaang loob tayong manalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, ang mga mag-anak ng Diyos dito sa lupa, nawa, lagi nilang tanggapin ng maluwag ang mga tao ng iba't ibang kultura, lahi at lipunan nang walang pagtatangi o paghamak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Papa Francisco, ating obispo, mga pari, at iba pang pinunong relihiyoso, nawa, sila'y laging maging inspirasyon natin sa kanilang mabuting halimbawa ng pagiging bukas palad at handang tumulong sa nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa, tanggapin nila ang mga dayuhan at mga refugees at tulungan nila ang mga itong makibagay sa kanilang bagong kapaligiran at sa gayoy, sila'y maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan sa parokya at mga kapisanan dito, nawa, bukas palad nating tanggapin bilang mga kapatid ang mga bagong kaanib at dulutan sila ng pakikipagkaisa at tiwalang kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahihirap sa ating pamayanan, nawa, makita nila si Kristo Jesus sa pag-ibig at kabaitan ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon ng lahat ng kabaitan, itulad mo kami sa iyo sa lahat ng aming makakatagpo sa araw na ito. Tulutan mong kami man ay tanggapin mo sa kaharian ng kaligayahang walang hanggan kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
aming igagawang sasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang tanda ng katapatan at pasasalamat sa inyo, nasa screen po ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa patuloy ninyong kagandahang loob sa National Shrine. Ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa National Shrine. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang ating main arch entrance, narito po yan sa bandang likuran. Makikita nyo ang ating mga safe and free parking para makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Mga Kapiyo, ang Osteria, ito po'y lugar dito sa atin, nasa Parking B, kung saan pwede kayong pumunta, bumili, at kung doon kayo pwedeng kumain. Ito po'y itinayo natin bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, sa lahat ng lugar sa pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria, ipinatutupad natin ang panawagang Kleigo, clean as you go. Upang mapanatili ang kalinisan, huwag din po ninyong iiwanan ang inyong mga basura dito sa loob ng simbahan at pakialagaan natin ang ating mga upuan at mga luhuran upang matagal nating magamit. Ipinagbibigay alam din na paanyayang lagi ninyong tatandaan ang pambansang Dambana bilang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, lalo sa pagdalo sa mga banal na pagdiriwang, pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y pagbibigay galang natin sa banal na Santisimong nasa altar. At kung inyo pong mapapansin, isinasagawa natin ang pagsasaayos ng ating extension at nabanggit ko kanina ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat marami na pong anay. Sa mga nagnanais makibahagi sa mga paggawaing ito, kayo po ay pwedeng magpadala ng GCash nasa screen o makipag-ugnayan sa pamisahan at sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. At patuloy din po ang pagpapalago ng pambansang Dambana. Itong Hunyo ay sinimula natin sa Chapel ng San Pedro sa Highway ang pagsasagawa ng ilang mga sakramental tulad ng binyag ng mga kasal at mga katulad nito. Ad experimentum sa taong ito ng paghihiwalay ng parokya at pambansang Dambana. Mang makikita ninyong mga kasal, bagaman dito sa ating simbahan ay mga nakaschedule na ng mga nagdaang taon pa at nagkataon namang napatapat sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po may mga paglilinaw, makipag-ugnayan kayo sa opisina. At bilang panghuli, narito sa atin ang Malasakit Bazaar. Sila'y mananatili hanggang bukas. Nakapwesto po sila sa harap ng Divine Mercy Sanctuary. Pwede kayong bumili ng mga damit, sapatos at ilan pang mga bagay na pwedeng gamitin. At pwede rin kayong mag-donate ng mga bagay na maaari nilang maipagbenta. Ang lahat pong ito'y tulong natin sa mga gawaing apostolate ng ating Social Action Commission ng Lipa, ang LASAC. Kaya po kayo ay sumuporta. Ang inyong pagbili ay pagdamay, nakatulong ka na, nagkaroon ka pa. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 11 ng umaga. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Kami nakikiusap sa mga gumamit ng mga monoblock chairs. Mamaya pagkatapos ng misa, pakitulungan po kami ng pagpapatas ng mga ito. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan.
O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod, sa ating koro Ang Stigma. Maraming salamat sa inyo. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.